Magandang umaga sa inyo mga buddy. Isa na namang Google Earth presentation ang ating papanoodin dito sa ating YouTube channel. Ang inyong nakikita ngayon ay ang ating mismong kinaroroonan. At mula dito sa ating kinaroroonan ay ipapasyal ko kayo sa limang bulkan na pinakamapanganib na pumutok sa kasaysayan ng mundo. Pero bago natin puntahan yan, pakipindot muna ang subscribe button pati na rin ang bell notification upang updated kayo sa mga videos na ating gagawin. Okay mga buddies, simulan na natin ang ating paglalakbay. Mula sa Pilipinas ay pumunta tayo sa may isla ng Martinique. Ang nakikita nyo ngayon ay ang Mount Pelee o tinatawag na Bald Mountain. At ito ay isang stratovolcano na matatagpuan sa dulong hilaga ng isla ng Martinique. Ito ay isang dormant volcano at ang huling pagputok nito ay noong 1932. At ang pinakamapanganib na pagputok nito ay noong 1902 na sumira sa bayan ng St. Pierre at kumitil sa 29,000 to 30,000 na katao. At ito ang kinaguriang worst volcanic disaster noong 20th century. Kada taon ay nakakaramdam pa rin ng volcanic at tectonic earthquake ang mga tao sa Martinique Island dahil nga sa vulkan na ito. Mula sa Martinique Island, pumunta naman tayo sa pangalawang vulkan at ito ay ang Krakatoa or Krakatau na matatagpuan naman sa Indonesia. Ang Krakatoa ay isang kaldera at ito ay makikita sa Sunda Strait sa pagitan ng Java at Sumatra sa Lampung province ng Indonesia. Ang pinakabiolenteng pagputok ito ay noong August 1883 na nagtala ng Volcanic Explosivity Index na number 6 na katumbas ng 200 megatons ng TNT na pumatay sa 36,417 at sumira naman sa 165 villages at bayan. At noong 1927 nga ay lumitaw ang isang isla na tinawag naman na Anak Krakatau or Child of Krakatoa. Ito ay mayroong taas na 1,063 feet. At mula nga dito sa Indonesia ay puntahan natin ang pangatlong bulkan at ito naman ay ang Mount Tambora na makikita rin sa isang parte pa ng Indonesia. At ito ay nasa hilagang parte ng Sumbawa, isa sa Lesser Sunda Islands ng Indonesia. Ito ay may taas na 9,350 feet at pumutok ito noong 1815. Ang original na taas nito ay nasa 14,100 pero sa pagputok nito noong 1815, ito ay bumaba at naging 9,350 feet at kumitil sa buhay ng 71,000 na katao. At ang pagputok ito ay naging sanhi ng global climate anomalies. At noong 1816 ay tinagurian itong year without a summer sa pagputok ng Mount Tambora. Mula sa Mount Tambora ng Indonesia, pumasyal naman tayo sa pang-apat na bulkan. At ito ay ang Mount Huay na Putina. Ang Huay na Putina, ang ibig sabihin nito na Huay na ay new at Putina na ang ibig sabihin naman ay fire throwing mountain. Ito ay isang stratovolcano na may taas na 15,900 feet at ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Peru na part ng Central Volcanic Zone na Andean Volcanic Belt. At noon ngang 1600 ito ay pumutok at naitala ang Volcanic Explosivity Index na number 6. Mula sa Peru ay pumunta naman tayo sa panglimang bulkan at ito nga ay ang Laki o Lakagigar na makikita naman sa Iceland. Ang Laki o Lakagigar ay volcanic fissure sa timog ng Iceland. Ang Lakagigar ay isang parte ng volcanic system sa sentro ng
Grimsvont Volcano. At ito ay pumutok noong 1783 to 1784 at na tumagal nga ng halos 8 buwan. At ang pagputok nito ay kumitil sa 50% ng livestock population ng Iceland at nagkaroon ng tagutom o kakulangan sa pagkain na kumitil naman sa 25% ng populasyon ng isla. So yan mga buddy ang limang pinakamapanganib na bulkan na pumutok at naitala sa kasaysayan ng ating mundo.